What's up mga kapanga, welcome back to my YouTube channel. At ngayon nga, marami kayong marinig sa paligid po natin ngayon. Mga huni ng mga insekto at mga aso, mga kapanga. Kasi gabi na po ngayon dito sa amin. At syempre mga kapanga, kung bakit nandito na naman po ako sa inyong harapan, nagsasalita at inyong pagtsatsagaan. Bago ang lahat, please subscribe muna po mga kapanga, baka makalimutan po natin, at i-like na po natin. Kung gusto nyo, share nyo po mga kapanga sa mga gustong magnegosyo ng fried chicken. Ngayon mga kapanga, sasagot lang po tayo sa mga ilang comment na nabasa ko po ngayon sa aking description box. Lalo yung sasagutin po natin mga kapanga, yung mga naalala ko lang mga comment. At yung isang comment, sabi niya, kapanga, ilang araw bago tayo magpalit ng mantika? Ang required po sa atin mga kapanga, 6 na araw, magpalit na po tayo. 6 o 7 araw, kasi pag 7, medyo malabo na yun mga kapanga. Kasi, mapapansin nyo mga kapanga, yung aso kumakaul sa labas. Pagjagaan nyo na po yan mga aso na yan, natural po yan sa ating earth. Around the earth, mga kapanga, maingay talaga. Yan mga kapanga, wala po tayong, kasi wala pa tayong yung tinatawag nilang buya. Kasi medyo, alam niyo naman po, medyo crisis ngayon. Kaya wala tayong pambili ng kung ano-anong mga gadget na yan. Kaya, pagtsagaan nyo po itong ating video. At, ito nga mga kapanga, tips about sa mantika. Kung gagamit po tayo, siyempre, unang gamit po natin ng mantika, talagang malinaw yun. Pero pag oras na napabayaan po natin yun, nasunog ng apoy, kahit pangalawang araw pa lang po natin, iitim na yun. Kaya, dapat alalay po yung apoy. Huwag po natin hahayaan na masunog yung mantika. Kasi pag oras na nasunog yung mantika, halimbawa, nagtinda po kayo, nagtinda po kayo ng fried chicken. Pagkatapos, siyempre, yung ibang customer, yung ibang bumibili ng fried chicken, mausyuso po yun sa amin kasi mausyuso. Kumbaga, sa amin kasi, usyusero pag lalaki, pag babae, usyusera. Titingin po yan sa mantika nyo. Pag nakita nyan, medyo maitim na, baka punahin pa kayo. Sabihin, yung fried chicken naman tinaitin nyo, parang itim ng mantika. Hindi niya alam na pangalawang gamit pa lang natin o pangalawang gamit mo pa lang, ipagkatapos nasunog pala. Hindi mo naman papaliwanagan yun. Kaya mga kapanga, dapat maingat po tayo. Huwag natin pahabayaan yung apoy na malakas, na malakas. Kasi isang bataya na nasusunog na yung mantika po natin, parang umuusok sa ibabaw. Sobrang init na po nun. Ang gawin po natin, bawasan natin yung apoy. Pahinain po natin. At pag medyo mahina na, doon na po tayo sumalang ng fried chicken. Kasi pag sinalang po natin na sobrang init naman ng mantika, kumbaga, yung manok po natin, yung resulta po ng fried chicken po natin, yung sa ibabaw niya, lutong-luto na. Yung sa ilalim, hindi pa. Kaya dapat, mintin po natin yung apoy ng ating gas stove, mga kapanga. At syempre, yun nga pong tinalakay po natin kanina, huwag po natin tututungin o huwag nating pababayaang masunog yung mantika, mga kapanga. Ang isang dahilan kaya't nasusunog yung mantika, mga kapanga, maliban sa yung apoy malakas, ang isa pang dahilan, mga kapanga, kung bakit nasusunog yung mantika, paulit-ulit. Ang isang dahilan, mga kapanga, kung bakit nasusunog ba yung mantika, kapag hindi natin agad nasalangan o nalagyan. Halimbawa, luto na yung fried chicken natin. Pagkatapos kinuha po natin, 'di ba, sa salaan, nakita na po natin, yung may video po tayo doon pinapakita po sa inyo. Pag kinuha na po natin yung sa salaan, mga kapanga, pag sinala natin yung fried chicken, kasi luto na yun, lumilitaw-litaw yan ha. Kumbaga, yung lutong fried chicken, mga kapanga, lumulutang yun sa mantika, mga kapanga, pag luto na. Ang gagawin na po natin, di ba, kinuha na po natin yung lutong fried chicken.
Pagkatapos, pag hindi mo agad nasalangan yun ng isasalang natin, halimbawa, ilang segundo na hindi mo sinalangan yung mantika, yun ang cost. English yun ha, cost. Yun po ang dahilan kung kaya't nasusunog yung mantika. Dahil sa medyo mabagal yung salang, dapat po pag alis mo ng lutong fried chicken, salang agad, mga kapangga. Salang agad, mabilisan yan. Mas maganda po kasi, huwag magkakaroon ng parang segundong bakante yung nakasalang na kumukulong mantika, mga kapangga. Para hindi po natin, para hindi masunog yung mantika, hindi masunog yung manok, mga kapangga. Kasi pag nasunog yung manok, iitim yung mantika, mga kapangga. Pero madali naman pong magpalinaw o madali naman luminaw yung mantika, mga kapangga. Basta, halimbawa, umitim. Umitim yung mantika kasi yung mga harina po natin napapaitim sa sobrang lakas ng apoy, umiitim yun dahil yung mga harinang nahuhulog dun sa mantika, mga kapangga. Ayun, kumbaga, natututong yun. Kaya ang gagawin yun, dapat lagi kayo may salaan. Kada haon nyo ng fried chicken, yung linuto nyong manok, mga kapangga, sasalain nyo. Nakita naman po nung nakaraang video po natin, pinakita ko po sa inyo kung ano yung mga gamit po natin. Ang gagawin po natin, pagkatanggal ng fried chicken, ng manok, tatanggalin, tanggalin agad po natin yung mga namumuong mga ari-ari ng mga maliliit. Gagawin na po natin, salain po natin ang salain. Yan, pagkatapos, pag natanggal na natin yon, lagay naman tayo ng panibagong fried chicken na naman, mga kapangga. Para yung mamintim po natin yung linaw ng lana. Kasi pag oras na tutong yung lana, lasa sa manok yon. Pag tutong na yung lana, malalasahan po yun sa fried chicken. Kaya hindi masyado masarap, mga kapangga. Yan. Sa mantika pa lang, mga kapangga, dapat kumbaga mitikuloso na po tayo. Kasi, kumbaga, seryoso ang negosyo. Kumbaga, alagata po natin yung negosyo po natin para tuloy-tuloy. Kumbaga, habang lumilipas ang panahon, mas lalo po kayo nakikilala. Pagkatapos, dumadami na yung customer po natin. Yan po yung tips po. Ito po yung tips na about pa lang po ito sa mantikang tips, mga kapangga. At marami pa po tayong mga tips na ibibigay po sa inyo, mga kapangga, about sa negosyo ng fried chicken. Abangan niyo po, mga kapangga, ang mga susunod natin video. At syempre, kung bago po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga gagawing video. Hanggang dyan, mga kapangga. God bless po. Bye-bye.